Signal number 4 na po ngayon. Humihingi po ng tulong ang local government ng San Mateo. Nakataas sa red alert. Nianig na magnitude 5.9 na rin doon. Ang hiling na bigas ng mga magsasaka. So, miglab na naman ang bakbakang... Pilipinas. Halos taon-taon na lang ay saksi tayong mga Pilipino sa mga pinsala at kamatayang dulot ng iba't ibang mga disasters. Ayon sa marami, naging normal na raw ang kahirapang dulot ng mga ito. Ano nga ba ang kahulugan ng disaster? Ito ba ang malalakas na hangin taglay ng isang bagyo? O ang tuluyang pagkasira ng mga kabuhayan at kabahayan ng mga nasalanta? Hindi pantay-pantay ang epekto ng mga disaster sa mga miyembro ng ating lipunan. May mga taong pinaka-vulnerable, tulad ng mga mahihirap, ang may sakit, ang matatanda, ang kabataan at kababaihan. Ano ang disaster para sa mga maralitang tagalungsod, sa mga magsasaka at mangingisda? Ano naman ang ginagawa ng mga magigiting na community leaders upang unang tumugon sa kanilang mga barangay? Ito po ang kwento ng Barangay Malabago ng Santa Cruz, Zambales. Bilang isang membro ng aming asosasyon, ako'y isang magsasaka. May sarili kaming taniman. Yung walang sariling puhunan na magsasaka, ito po'y nangungutang. Pero pag bago ka magtanim ay inutang mo na yung pira, mababa yung presyo. Pero pag naitanim mo na yung palay, mataas yung presyo na pambili sa'yo mamaya. Ang epekto po ng baha dito sa amin, sa Barangay Malabago, tuwing anim po namin, nababawasan. Katulad ngayon pong ani ko, dumaan po yung bagyong Ompong, bagyong Rosita. Dati nag-aani po ako ng 200 kaban. Ngayon, 66 kaban ang naani ko po ngayon. Naging maiksi ang bunga na ang aming palay. Tuwing magsasaka po kami, umuutang kami sa ibang tao. Kung nabagyo po kami dito, halos hindi po kami makabayad ng utang. May nakukuha po kami insurance pag inire-report namin yung palay namin. Pagkatapos ng bagyo, dapat po mag-report kami sa DE para alam po ng DE insured yung palay po namin. Ang insurance po ng palay, porsyento lang po ang naibabalik sa amin. Ako, gumagastos ako ng 50,000, 5,000, 3,000 lang po ang nakukuha po namin sa insurance. Kami po yung nag-i-spray ng mangga kasama ako ng aking asawa. Ako yung nasa baba, nag-aalalay sa makina. E siya naman ay nasa taas ng mangga na siya ang nagbobomba. Ngayon, ang pag-i-spray namin ng mangga, nag-umpisa sa buwan ng September. 120 days na siya bago namin i-harvest yun para hustunggo lang ang mangga. Tapos naman, minsan, kapag dinaanan po ito ng bagyo, nasisira din. Kami pa naman, porsyentuhan lang po sa manggahan. Sa 20%, ang porsyento ng mangga, 3 pa ang maghahati. Kung ano po yung napagbintahan, doon po kami kumukuha ng porsyento. Anong panahon po ng COSME, marami pong natumbang mga mangga. Yung iba naman ay nagkaroon pa ng sanga. Yun, hanggang ngayon, yun pa rin ang inesprehan. Pero pagdating nitong bagyong Ompong, marami na naman siyang tinumba na hindi naman na napakinabangan yung iba. Yung iba naman, buhay din.
lubog sa matataas na baha at nagtataasang utang, mahirap ang buhay ng mga magsasakang umaasa sa sahod-ulan upang makatanim. Bago pa man din dumating ang mga bagyo, sila'y vulnerable na. Kadalasan, sila'y umaasa na lamang na hindi liparin ng bagyo ang kanilang mga abono at ani. Paano kaya pinalalakas ang kakayahan ng mga nasalantang magsasaka? Kilalanin natin ang community-based disaster management, isang pagkilos na isinusulong ng Citizens Disaster Response Network. Ang Alay Bayan Luzon Incorporated ay kasalukuyang naghahatid ng programa mula sa ibang part ng Region 1. Meron ding ibang bahagi sa part ng Region 2. Kabilang din po sa programa ng ABI, yung pagbibigay serbisyo sa buong Region 3. Nagsasagawa muna kami ng training needs analysis upang sa gayon ay matiyak na pangunahing participants sa pagsasanay ay iyong mga vulnerableng sektor. Ang kasunod noon, naglulunsad na kami ng 2 araw na pagsasanay, yung community-based disaster management training, upang mas maipaliwanag sa mga tao sa komunidad kung ano talaga iyong mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng disaster. Kami ay nagbubuo ng isang organisasyon at ito yung tinatawag namin DEC. Itong kulay green ay isang palayan. Ito namang blue ay palisdaan. At ito naman ay alamangan. Ng typhoon umpo, minamataan na talagang landfall po sa Zambales. Kaya ang ginawa po namin bilang DPC, nagtalaga kami kung sinong bahay-bahay, kung sinong nakatoka sa evacuation, at kung sino ang magbibilang ng mga taong na pwede i-rescue po para pumunta po sa evacuation center. DPC Sama ay nagsimulang maglunsad ng tree planting mangrove. Ang una naming layunin nito ay makapagbigay protection sa seashore ng Malabago. Ang pinaka-the best na tinatanim dito ay itong bakawan. Kasi ang bakawan ay dagdag kabuhayan din ito. Once na lumaki na sila, magiging marami na yung ano niya, nag-scattered na yung mga ugat niya. Doon na mamahay ang mga species ng mga isda. Tsaka yung mga alimango, para sa bandang huli, sa mga bagong henerasyon, hindi mawawala yung mga kabuhayan na siyang tinututukan din ng mga taga rito. Kasi ito ang isa rin sa malaking contribute sa kabuhayan ng mga mangingisda. Tsaka kahit yung hindi sila lumalaot, nakakailaw sila dito. Di yung pangunahin na kahirapan na nararanasan ang mga magsasaka, siyempre yung kawalan ng sariling lupa o sinasaka, binabayarang buwis o nakikiupa. At mga manggagawang bukid naman ay yung nawalan sila ng mga sinasakang pwede nilang pagtrabahuan dahil din naman sa pagkakaroon ng mas high-tech na ngayon na equipments o yung harvester. Ako na malawak ang kaalaman o naging tulong ng DPC ng ABI, ito ang panghahawakan ko, maiangat namin ang inahangad namin bilang namumuno ng mga kababaihan. Bilang isang babae na nagagawa ko pong mag-igid ng tubig kung wala po siya, kasi kasalukuyan po siyang nag-i-spray ng mangga, yun po talaga ang kanyang hanap buhay. At lahat po ng mga gawain sa aming tahanan ay nagagampanan ko po. Ang nagagawa ko po ngayon na hindi ko nagagawa noon ay ang paglibot-libot sa mga barangay. Naghahanap ng mga datos kung
panahon ng kalamidad. Yung gusto ko po na lalong umunlad ang aming organisasyon, hindi naman po buong Malabago ay nabigyan po ng mga trainings. Inahangad po namin na lahat po sila ay mabigyan po ng mga trainings, na anuman po ang nakalipas na mga trainings na hindi po nila nadaluhan, na nasa ganun po ay maunawaan po nila kung ano po ang ginagawa namin sa mga aming organisasyon. Kasi po yung trainings naman po na binibigay, yun po ay libre. Di sa pag-o-organize ng ABI sa DPC ay nandito yung tuloy-tuloy na programa at paano palakasin ang organization at kilalanin yung kanilang mga kalakasan at kainahan upang sa ganun sa mga susunod na mga bahagi ng mga activity ay mas mapalakas pa ito. Isa sa mga susi sa pag-o-organize ng ABI ay pakikisalamuha o pakikipagbigayan talaga ng mga ideas sa mga aming nalalaman at sharing din dun sa mga iba pa namin napupuntahan at ibinabalik din namin sa kanila yung aming mga natutunan. Ang sabi ng iba, sanay na raw ang Pilipino sa mga panahon ng taghirap. Weather-weather lang nga ba ang mabaon sa utang at mawala ng kabuhayan? Sa Barangay Malabago, may magigiting na lumalaban para sa tunay na kaligtasan.